good morning. So today, bibisitahin natin yung mga gulay ko dun sa likod. Lately, hindi ako nakakapunta dun kasi kailangan kong magpahinga kasi medyo sumakit yung mga muscle ko dito sa likod or yung tinatawag nating spasm. So, kailangan nating ipahinga yun. Hindi po pwedeng pagmasakit yun, tuloy-tuloy tayo sa trabaho. Tayo talagang mga nanay minsan, upo ka na lang, marami pang trabaho. Hindi natin kailangan abusuhin yung sarili natin. Paminsan-minsan, magpahinga rin tayo kasi pagka nagkasakit tayo, wala namang ibang gagawa para sa pamilya natin, kundi tayo lang din, lalo na kung wala kang ibang inaasahan. So, tara, tingnan natin kung ano na yung mga update dun sa mga gulay natin doon sa likod. Ayan, may tumatawag. Ano yon? Raw or parang 3 days na rin siguro. Laging madilim. So, laging maulan. Maganda to para sa mga gulay natin. Kasi, marerefresh sila. Hindi na ganun kainit. Kasi pag mainit, parang nagda-dry din yung mga gulay. So, ito yung mga nilipat kong kamatis na galing lang dun sa loob namin. Yan yung tinaktak lang nung anak ko yung buto. Tumubo siya. Nilipat ko. Ceiling green. So, ayan, namumulaklak na siya. Wow! Tingnan natin kung magiging successful yung pamumunga niya. Ayan. Bulaklak na. Ito naman yung tinanim kong kangkong na binigay nung kaibigan ko. So, nilipat ko na siya dito sa lupa. Wala na siya dun sa seedling tray. So, dahil umuulan everyday, ayan, nadadagdagan na yung mga dahon niya. Tumadami na yung mga dahon. So, magandang sinyalas ito na mukhang magiging successful yung ating mga pag-replant ng ating mga kangkong. So, ito rin yung mga kamatis na na-replant galing sa kaibigan ko. Wow! Yung kamatis, oh. Oh, magsisimula na siyang mamulaklak. Ayan. Yung pandan pala, medyo mabagal ang paglaki niya, ano? Compare sa iba. Oh, how about this sa luyot, oh? Parang kailan lang binigay sa akin. Ano yon? Nakaba na ng bunga. May bulaklak na rin. Ano yon, Nixie? So, nakakatawa. Siguro mga ilang weeks pa. Pagka medyo dumami na yung mga dahon niya, pwede na tayong mag gulay ng saluyot. Oh, ang tataba ng dahon niya. Oh. Wow. Maganda talaga pag nauulanan sila araw-araw. Para nagiging sariwang-sariwa din yung mga dahon. Puntahan natin yung mga ating sitaw. So, yung sitaw, ayan, unti-unti na siyang gumagapang. So, ginawa ko lang na trilis. Ayan. Magkakadahon na rin siya. Ito, medyo na-late lang. Kasabay niya rin to. Medyo na-late lang yung paglaki. So, hindi pare-pareho yung paglago ng mga halaman. Na-observe ko lang din dito sa sitaw. Minsan, naliligaw yung mga kumbaga halaman. So, kailangan natin silang i-correct para umakyat siya doon sa trellis. So, ito, ewan ko kung anong nangyari, ba't naputol, siguro may kumain. So, hindi na siya nag-grow.
ito para naging stunt na rin. Hindi na rin nag-grow, pero titingnan natin. Ito naman yung binigay lang nung nagdadamo sa akin. Isang mahabang kamuting kahoy lang yan. Kamuting kahoy, o tama, kamuting kahoy ang tawag dyan. So, pinutol-putol niya lang. And then, tinanim niya. Tinusok-tusok lang. So, napakadali lang magtanim ng kamuting kahoy. Tusok-tusok mo lang. Kahit nga hindi mo siya diligin, mabilis siyang tumubo. Tingnan niyo to. Diba? Nakakatuwa siya. Napakadali lang niya tumubo. Hindi mo kailangan kumbaga low ang maintenance. Hindi mo kailangan kahit pabayaan mo lang siya dyan. Siguro itong kamuha ito, mga 1 month na. So, ito naman yung tanim natin sa labasa. Hindi pa siya lumalaki ng gusto. Compare dun sa isa, parang na-late siya. Pero, once may nakita ka ng mga parang, ewan ko anong tawag dito sa ganito. Yung parang, pang ano niya, yung pangkapit sa mga kahoy. Morning! Nagbablog ako. Ha? Nagbablog ako. Okay lang. Palengke ka? Okay. Yung kapitbahay namin. So, like this. Same here. Parang mabagal din yung paglaki niya. Pero ito. Yan. So, malaki na siya, diba? Compare dun sa dalawa. So, hindi talaga pare-pareho yung paglaki ng halaman. So, itong mga balag na to, kinuha ko lang din dyan sa mga dito banda sa area namin. Marami kasing kawayan dito. Pwede ka naman manghingi, basta magpaalam, diba? So, ayan. Medyo kulang pa siya kasi ang alam ko ang kalabasa is ano yan, malago at saka malaking space na kailangan niya. So, kailangan niya rin ng maraming balag. Ito naman, yung mga papaya namin na hindi mo na kailangan bumili. Isaboy mo lang dyan. Ito, parang nireplant lang din namin to. Ang laki niya na, oh. Tinanim namin to ng mister ko nung quarantine. So, ayan, ang lalaki na. Nakakatuwa. Ang papaya, mabilis yung paglago niya. Once na tinanggalan mo siya ng mga dahon sa baba, para yung mga nutrients aakit siya sa taas. Kumbaga, madadagdagan yung dahon niya sa taas. So, yan. Kung gusto mo mabilis lumaki o tumaas yung mga papaya mo, bawasan mo lang ng dahon. Bawasan mo lang siya. Ayan. Nakakatuwa ang tataba ng mga meron pang parparo. Mga dahon, lalo na kapag nag-uulan. So, ito yung mga talbos na nasa gilid. Ang tataba rin ng mga dahon. Tingnan nyo yung dahon, Diba, mas malaki pa sa, mas malapad pa siya sa, ano, sa palad mo. Ibig sabihin, mataba yung lupa niya. So, nilagyan ko siya ng, kumbaga, harang. Kasi minsan kung saan-saan pumupunta. So, na, kumbaga, nasasakop niya na yung ibang parte ng lupa. Hindi mo na makita. So, kailangan, medyo nasa ano lang siya, isang lugar. Pero since ang bilis niya, ang bilis mag
ano ba to? Ang bilis niyang lumago. So ito naman yung ating kalamismis or ewan ko ano ang tawag dito, nalimutan ko na sa English. Pag namalaklak na siya ng ganyan, ibig sabihin mamumunga na yan. Ayan. Ito, sabi nung ni Manang, yung nagdadamo dito, gabi raw ito. So, pwede siyang isama sa ginataan. Yung ginataang bilo-bilo, yung malalaki daw ang bunga nito. Eh, pero hindi ko pa siya na-try. Pwede rin daw isama sa pangsigang. So, minsan gusto kong subukan kung okay siya. So, ayan yung mga talbos ko. Nung mag-start yung quarantine, kakaunti lang sila. Pero ngayon, grabe. Sobrang laguna niya. Sobrang dami na. So, minsan, kailangan mong bawasan, lalo na yung mga lumalabas. Minsan, pinamimigay ko sa kapitbahay para makatulong. Kasi medyo malayo din yung bilihan dito eh. Yung palengke, malayo siya. Kailangan mong lumabas ng subdivision. So, talagang ang mga tao kailangan lumabas ng bahay para mamili. So, malaking bagay na meron. Na meron kang sariling tanim dito. Kasi hindi mo na kailangan lumabas. So, ito yung ating medyo masukal na dito eh. Hindi ako nakasuot ng bota. Yung ating mustache yung bulaklak. Namumulaklak pala siya pagka tumanda, ano? Ngayon ko lang ngayon lang ako nakakita ng mustasa. Ayan. Tumaas na siya ng tumaas. Pero itong mga, hindi ko alam kung pwede pa rin gulayin siya kung ganito na siya kalaki. Isesearch na lang natin yan kung ano. Ayan o, naging giant mustasa na siya. So, ito naman yung ating upo. Ayan o, unti-unti na siya umakyat. Tingnan nga natin yung ating bell pepper. Wow! May bell pepper na tayo. Parang mas lalakihan pa niya yung puno niya eh. Pasensya na kayo. Medyo maraming basurang lumilitaw kapag umuulan. Kasi itong area net na ito ay medyo natapunan or naging basurahan ng iba before. So, kapag umulan, lumilitaw yung mga plastic. So, parang walang katapusan yung plastic. So, nang 3 months or siguro, tama, 3 months. So, sama-sama sila doon. Sama-sama sila doon sa maliit na paso. So, hindi sila lumaki. Parang lately ko lang siya nilipat. Nung nilipat ko siya, ay, nakabalik na tayo mula sa labas. Okay, pasensya na kayo. Ngayon ko lang na-charge ulit. Kasi kanina, bigla tayo nalubat sa labas. So, yun lang yung mga updates dun sa mga gulay natin. So, nakakatuwa, ang daming changes. Abangan na lang natin ulit yung mga susunod. So, maraming salamat pala sa mga nanonood ng video ko and sa mga nag-subscribe. Thank you. Maraming salamat. Yun lang.